Kristo na ang ibig raw sabihin ni Kristo na pagkaunawa ng mga Hudyo ay si Kristo yung nagpapakilalang Diyos. Ba, hindi po. Yun nga ang malaking pagkakamali ng mga Hudyo. Kasi pinagbibintangan nila si Kristong nagtuturong Diyos, samantalang sabi ni Kristo, tao ako na nagsasabi ng katotohanan. Pero ipinipilit ng mga Hudyo na si Kristo nagtuturong Diyos siya at ganun din si Suriano. Malinaw ngayon na si Suriano parehong-pareho ng paniniwala o pananampalataya ng mga Hudyo. Mas mabuti-buti pa nga yung mga Hudyo eh. Yung mga Hudyo nagbibintang pa lang na si Kristo nagtuturong Diyos. Eh si Suriano at ang mga nagtuturo ngayon na tungkol sa kalagayan ni Kristo ay eh, Diyos na. Diyos na sila. Samantalang, yun ay paniniwala ng mga Hudyo yun. Yung mga Hudyo, eh nagbibintang lang kay Kristo, nagtuturo si Kristo, Diyos siya. Pero yung mga nagtuturo ngayon, eh Diyos na talaga si Kristo. Ano ba yung mga Hudyo? Eh sabi ni Kristo, mga sinungaling kayo. Mga lahi kayo ng ulupong. Mga sinungaling, anak ng Diablo. Paano ngayon yan, Suriano? Si Suriano at ang mga Hudyo ay isa. Ibig bang sabihin, mali? Ibig sabihin, kasama ka na dun sa mga Hudyo. Iba eh. Iba ka. Iba ang mga Hudyo. Ang Hudyo, noong pangunang siglo, pero ikaw, ngayon na lang. Pero, sabi ko, iisa kayo. Anong iisa? Iisang mga alagad ni Satanas. Iisa kayo ng mga Hudyong sinungaling. Nakita mo ba, mga kaibigan? Makita mo agad ang kasinungalingan ni Suriano. Sa unang-una, yabang-yabang eh. Pa-English-English pa. Infinite niya cannot be measurable. Immeasurable. Infinite cannot be accountable. We finite is cannot measure the infinite. Ang yabang. Ganun talaga yan kung mag-ano, puro kalukuhan, puro paghahambog, puro kayabangan, puro pakitang tao. Kaya iisa-isampu natin yan. Di malinaw na ngayon na si Suriano, ang pananampalataya ni Suriano katulad ng mga Hudyo. Yung mga naniniwalang si Kristo Diyos na ngayon, yan po ang paniniwala ng mga Hudyo. Mas grabe pa ngayon. Kasi yung mga Hudyo, nagbibintang lang na si Kristo nagtuturong Diyos. Samantalang, sabi nga ng mga Hudyo, eh tao ka eh. Eh kilala kasi nila si Kristo eh, tao na ipinanganak ng isang karpintero. Ha? Kaya nga ang mga Hudyo, kung pagbintangan si Kristo, eh ibig sabihin, kalaban ng Diyos at ang bintang pa kay Kristo eh, nasisira ulo at bintang pa kay Kristo eh, anak ng Diablo. Bintang ng mga Hudyo yun na si Kristo sa demonyo. Pero anong sabi ni Kristo? Aba, ako sinugo na ko ng Ama. Ang patotoo ko na ako nga ang Kristo, may hula. Sabi ni Jesus, ako ang Kristo. Wala siyang sinabing Diyos, ako ang Kristo. Kaya paanong magiging Diyos yan? Siya yung hinuhulaan na ipinangakong Kristo na tutubos. Si Jesus. Hindi niya itinurong siya ay Diyos kailanman. Kaya pag ituloy niyo basa noon, dyan sa chapter 10, sinabi ni Kristo eh. Sinabi ni Kristo kung anong pagpapakilala niya eh. Siya ay anak ng Diyos at pinabanal ng Ama. Yun. Hindi siya namumusong. Hindi siya kasi yung pagtuturo mo ng labag sa aral, pamumusong yun. Eh sabi ni Kristo, eh ang bintang ng mga Hudyo, nagtuturong siya ay Diyos eh. Eh sabi ni Kristo, ako'y ang anak ng Diyos. Hindi niya sinasabing Diyos siya, kundi siya ang pinabanal ng Ama. Ibig sabihin siya ang Kristo, si Jesus. Kaya sinasama ko na po yan para lalong maunawaan po ninyo. Kayo pong mga nagtuturong si Kristo Diyos, hindi lang si Suriano. Dito po hayagan ang talagang hindi pagkaunawa ni Suriano. Alam mo ba, pagka kung ito si Suriano ay buhay na noon sa panahon ni Kristo, o kung si Kristo buhay na ngayon, sasabihin talaga ni Suriano, ikaw na anak ng Diablo. Sasabihin ni Kristo yan kay Suriano, lahi ka ng ulupong. Eh bakit? Pareho ang paniniwala niya sa mga Hudyo, sa mga Parisyo, sa mga eskriba, sa mga Hudyo na kalaban ni Kristo eh. Kayuan niya yung mga lahi ng mga ulupong. Ganyan sasabihin ni Kristo kay Suriano at si Apostol Pablo. Mayroon ang pinagsabihan na ikaw na anak ng Diablo, si Ilemas.
Basahin niyo po dyan sa chapter 30 na gawa, tungkol po doon kay Elemas, na sinisikap na ihiwalay sa proconsul. Yung proconsul kasi, minimiti niyang makapakinig ng aral ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Pero itong nagngangalang Elemas, inihiwalayan niya ang proconsul sa pananampalataya. Inahadlangan niya. Anong sabi ni Apostol Pablo? Itinitig ni Pablo sa mata ni Elemas, ikaw na anak ng Diablo, ikaw na kaaway ng katwiran. Yun ang sabi, anak ng Diablo, hindi ka ba niya titigil sa pagpapasama ng daan ng Panginoon? Anong nangyari kay Elemas? Nabulag po yun eh. Nabulag yun. Kaya walang duda, ang katulad ni Suryano, hindi mata ang binulag, mas buti pa si Elemas mata lang eh. Pero ito si Suryano, ang binulag nito ang pangunawa. Binulag na ang pangunawa nito. Puso nito, bulag na rin ang mata nito. Bagamat nakakakita, pero bulag. Ang pangunawa nga, bulag na kay Suryano. Kaya hindi na niya maunawaan eh. Sa tanong pa lang, nung una, ang tinatanong kung ilan ang Diyos, ang isinagot, yung infinite raw, yung walang hanggan ng Diyos. Hindi yun ang tanong eh. Ang tanong, yung bilang. Paano mo sasabing hindi masama ang magbilang ng Diyos? Binilang ni Kristo, ikaw ang niya ama, iisa. Binilang ni David, ikaw na mag-isa ang Diyos, binilang niya na. Si Apostol Pablo, binilang din niya. Iisa niya ang ama na pinagmulan ng lahat ng bagay. Isa. Tapos nung ituro kay Timoteo, may isa niyang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus, puro binilang eh. Binilang ang Diyos, binilang ang tagapamagitan. Paano mong sasabihin na iba ang arithmetic ng Diyos? Ikaw ang iba. Ikaw ang iba ang arithmetic. Ang arithmetic mo, pangluloko, pangdaraya. Kaya, alam nyo mga kaibigan, abangan nyo po, yung pinagyayabang na mga debate niya sa Iglesia ni Cristo raw, na natalo raw ang Iglesia ni Cristo, hindi totoo yun. Itong napapanood nyo, ayan o, si Ismael Abiso yan. Si Ismael Abiso na Iglesia ni Cristo. Naku, pinagyayabang yan. Oo, laging yan ang ipakikita sa inyo ng mga hindi nakakaunawa. Dahil kumo, biro mo si Abiso, hanga ako sa kapatid na yan. Bagamat 10 sitas lang daw ang alam niya, hindi natalo ni Suryano, natalo raw ni Suryano. Hindi po. Doon sa tayo ni Abiso ay naitayo niya kung anong gusto niya at sinabi niya kung anong mali ni Suryano. Pero hindi po napasinungalingan niya ni Suryano. Pumunta doon sa ibang paksa. Pumunta doon na si kapatid na manalo raw ay tumatanggap ng sweldo. Tasagutin ko po lahat yan ha, sa Sabadista. At si kapatid na manalo raw ay tiniwalag sa Sabadista dahil nagtana ng babae. Ang layo eh. Alam niyo po mga kaibigan, pagka-diskusyon sa relihiyon, kailangan talaga maihayag mo yung totoo. Hindi yung pupunta ka dun sa hindi naman, wala naman connection sa relihiyon eh. Pupunta ka rin para makaipit ka lang. Nagyayabang. Ang napakita nyo dito sa diskusyon nyo ni Ismael Abiso, yung kayabangan nyo, kaambugan. Hindi nyo napasinungalingan ang pagpapahayag ni kapatid na Ismael Abiso. Bagamat 10 sitas, nagtapat siya. Sa una pa lang sinabi niya, sa 10 sitas ang alam niya. Pero ilalahad niya, nalahad niya ang pananampalataya niya. Pinakita niya na ang kapatid na malayo ay sugo ng Diyos at si Elisio Suryano, kinukwestiyon niya, hindi niya napatunayan ni Suryano na siya ay sugo ng Diyos. Hindi niya napatunayan na hindi sugo si kapatid na manalo. Sasagutin ko po yan. Abangan po ninyo yan, yung abisong yan. Yang si Ismael Abiso at saka diskusyon ni Suryano. Abangan po nyo yan. Ipakikita ko po na hindi totoong natalo ni Suryano yan. Ang natalo po si Suryano, batay po sa kung anong pinag-usapan, relihiyon, natalo po si Suryano. Ngayon, para pag-aralan nyo po ang mga diskusyon ni Kristo ni Apostol Pablo, hindi katulad ng pakikipag-diskusyon ni Suryano, lumalabas sa topic, ang pinaka-essence po ng diskusyon nila na hinamon ni Abiso tungkol po sa kahalalan
na hindi pwedeng mangaral ang hindi sugo. Kailanman hindi yan nasira ni Soriano. Kundi hindi niya niya tinapos na hindi naman umurong si Abiso, sila ang umurong. Kumo ang yabang ang pintas, eh wala ka naman na niyang alam eh. Kumo si Soriano mayabang yan eh. Kahit nga raw walang ilaw, patay ilaw eh. Pwede niyang basahin ang Biblia. Alright, tanggapin na natin. Ah? Alright, memoryado mo lahat ng buong Biblia, memoryado mo. Pero wala ka naman sinasabing dun sa memoryado mo. Wala dun sa minimumurya mong sitas ang pinangangaral mo. Katulad ngayon, pinangangaral mo, hindi pwedeng bilangin ng Diyos. Eh bakit? Gusto mong isaksak yung kasinungalingan na ang Diyos may puwet, ikaw Diyos, lahat ay Diyos. Eh mali yan. Gusto mong isaksak yon. Tapos papasukan mo nung sagot ng malayo sa topic. Gawin mga kaibigan, abangan nyo po yan. Pati yung debate po doon ni Melvin Rojas. Ha? Ipakikita ko po sa inyo na wala pong natalo sa mga kapatid. Ang talo po si Elisio Soriano. Abangan po ninyo yan, ano? Tatapusin ko lang itong sagot niya doon sa kapatid na hindi raw pwedeng bilangin ng Diyos. Binilang ni Kristo, binilang ni Propeta David, iisa ang Diyos. Binilang ni Apostol Pablo, isa lang ang Diyos. O paano mo sasabihin ni binilang? Ikaw ang hindi marunong magbilang, ang bilang mo panglulokot at pangdaraya. Wala kang unawa. Nakita mo ba? Yung Hudyo, walang Hudyo, o Griego man, babae o alipin, lalaki man, iisa. Eh talagang iisa yung kay Kristo. Ikakikilala na pag-aari sila ni Kristo. Pero hindi isa-isang laman. Hindi sila iisang kalagayan. Kaya nga Hudyo, saka Griego eh. Kaya nga babae, lalaki, alipin eh. Hindi sila isa. Marami silang kalagayan. Iisa silang kay Kristo, iisang pag-aari ni Kristo. Nakita mo ba, Soriano? Yang mga kapilya sa buong mundo, napakarami niyan. Pero sa iglesia ni Kristo lang yan. Iisa ang may-ari niyan. Nakita nyo ba? Nakita mo ba, Elisio Soriano? Ikaw at si Daniel Rason, iisa. Iisa sa kasinungalingan. Ikaw, si Daniel Rason at ang kaanib sa iglesia ni Soriano, iisa kayo. Iisang ano? Sumasamba sa maling aral. Yan. Sumasamba sa Diyos na maling, sa maling aral. Iisa na pagsunod sa kasinungalingan. Iisa na alagad nino ng Diablo. Pasensya na po kayo mga miyembro dyan. E yan po ay ibinabalik ko lang kay Soriano na ang bintang niya sa iglesia ay sa kanya yon. Bueno, maraming salamat po. Abangan niyo po at isusunod ko po yung Ismael Abiso sa kay Melvin Rojas. Bueno, maraming salamat po at sana po patuloy niyong tangkilikin ng panonood sa aking palatuntunang ang balitang katotohanan. Bueno, marami pong salamat. Sa susunod pong muli.